mag-almusal. Ito nga pala. Binili ko sa 7-Eleven. This is $35. And ito naman, yung milk tea, nabili ko ng $10. Guys, di pa pala ako mag-almusal. Tapos, gumalam nyo si Mura ko. Charot. Alas 9 na pala. Kaya pumunta ako dali-dali sa 7-Eleven. Actually guys, ito masarap siya. Ito yung binibili ko pag marami akong barya. Kasi actually, yung binibili ko, yung tinapay na may tag 25 na tinapay doon. Yun yung binibili ko pagka marami akong barya. Kasi bagong sahod, charot. Barya na agad, bagong sahod. Ito yung binibili ko. Masarap siya guys. Ano siya, cake? Ano nga pala guys? 5 taon na ako dito sa Korea. Oops. Mag-6 na taon na ako at malapit na ako mag-end contract. Sabi ng bossing ko, i-rehire daw nila ako ulit. Ewan ko lang. Sana. Pero nagbabalak din ako mag-apply pa Hong Kong. Pero, pag-iisipan ko muna, since nandito na ako, pagka nag-apply kasi ako ng Hong Kong, is another placement pay. Kung babalik lang ako dito, mas mura yung babayaran ko. Kasi may babayaran din ako sa broker ko pag babalik ako dito. Yan yung pinag-iisipan ko. Ngayon, kasi mahirap pagka uwi ng Pinas at doon mamalagi. Tapos wala ka pang masyadong ipon. Maganda kasi yung parang titigil ka na mag-abroad, trabaho abroad. Tapos doon ka sa Pilipinas magnegosyo. Kung ano man yung alam mong negosyo, basta yung katulad ng, hindi masama asal. Katulad ng mag-awa ka ng tindahan, yung gano'n, yung mini sari-sari store. Yung nasa tapat lang ng bahay mo. Yung ganun. Yan yung bala ko. Kaso, yung bahay ko, hindi pa tapos. So, actually, pinahinto ko yung pagpapagawa. Kasi, gusto ko mag-invest yung, aside sa kita ko dito, sa sahod ko, gusto ko, may isa pa akong pagkukunan, kumbaga. Kasi pagkabahay kasi, yung doon lang mapupunta yung pera mo at hindi yung lalago. So, pinahinto ko muna siya. Actually, nagawa na siya yung sa loob na lang yung kulang. Pala ko, mag-ipon muna ako ng pera. Tapos, pagka may mga, yung prinda-prinda, ano ba yun? Yung prinda. Prinda yung sa amin eh. Yung kunwari, yung lupa na sasakahan. Ganyan ganoon. So, pag nag-harvest na, so may extra income ako. Tapos, yung pera, babalik yun sa'yo kasi hindi mo yun binili yung lupa. Bali, yung sangla pala yun. Bisaya yung prinda. Sangla. Mananangla ako. Charot, mananangla. Na nag-iipon ako at saka pag may sanglang lupa, sasanglaan ko. At kung ano man yung pwedeng itanim doon. Kung may palay, tsaka mais or kaya tubo. Yung sugar cane. Doon swak yun doon sa aming lugar. Yun yung bala ko. Na nag-ipon ako ng pera ngayon. Tapos, pagka may naipon na ako, tapos may magsangla ng lupa,
Gusto ko ako yung ano. Kukuha. Kukuha. Kasi napakahirap sabi. Ah, nga pala. Ah, yung kapatid ko. May kapatid ako. Babae. Eldest namin. Tik sa akin kanina. Sabi niya. Masyado mahirap daw sa Pinas. Kung mahirap dati, mas mahirap ngayon. Parang natatakot ako. Kasi pa, siyempre, napapagod din ako dito. Kahit, hindi, actually, hindi pa ako dito. Hindi naman siya masyado mahirap. Kaso, yung pagod na sinabi mong, iba yung pagod na pagod ka sa trabaho mo. At iba yun yung pagod na nararamdaman mo pagka, nagtrabaho ka na malayo sa pamilya mo. Yung parang hindi mo masabi na pagod ka pero hindi ka pagod. Yun. Excuse nga pala dun sa parang may maingay na background ngayon. Yung alaga ko. Kasi dito nag-aalaga. May alaga ko. Matanda. He is 89 years old and nanonood siya ng TV. Nanonood siya ng TV. Yun yung palabas tuwing Sabado na gustong-gusto niya. So, medyo malakas yung ano ng volume ng TV kasi hindi na siya masyado makarinig siguro. So, binolume niya yung TV ng hindi naman todong-todo. Yung sakto lang na maririnig niya. Pwede. Sarap. Marapit ko na maubos. Ito yung almusal ko. 35 plus 10. So, 45. Tapos, in Philippine money is like 60 na? 60? Sa isinta. Oh my God. Ulam na to, tsaka kanin. Isang pamilya na kakain. Hindi, ulam nito na isang pamilya kakain. Yung may dalawang anak. Ano na to, nakabili na ako siguro ng dalawang noodles. Isang tinapa. Uso ulam na. Minsan na ano ako dito mag... Yung bibili ka ng pagkain. Pagka bumibili ako ng pagkain, yes, lagi kong inaano. Sorry. Sarap. Nilamon ko agad. Ang dako. Tapos na guys. Nahiya. I like this one. Ah, may isa dito, yung green tea. Bumibili din ako dun minsan. Kaso, gusto ko to kasi matamis. Actually, yung green tea, matamis din siya, pero hindi masyadong matamis na katulad nito. Magkano ba green tea dyan sa Pinas? Oh, green tea, sorry. Milk tea. Parang hindi pa ako nakatikin ng milk tea sa Pinas. Hindi pa ako nakapili. I was there 5 taon na. Bali, just say 5 taon. 2014? Ah, 2014. Isang bisis lang ako nakauwi sa Pinas nung nag 3 years ako dito. Tapos,
3 weeks lang yung vacation ko instead of 1 month. Okay guys, manghingi ka na ako. Thank you for watching and salamat sa pagsama niyo sa akin habang kumakain ako ng aking almusal. Thank you for watching again and to those who haven't subscribed my channel, subscribe now and hit the bell button to get notification when I upload a video. And then don't forget to like and leave a comment. I love to talk to you guys. Okay, bye.